So isang magandang araw ulit sa iyo, Kapids. Maraming salamat at nandito ka ulit sa channel ko. Kapids, kamusta ka na? Oh, sabi ko, 'di ba? Meron ka pa rin bang problema? Kapids, kayang-kaya mo 'yan. Huwag lang tayong susuko, no? So 'yun lang, Kapids, huwag tayong susuko. And then gusto ko lang magpasalamat sa mga subscribers na gusto ko lang sabihin sa inyo, naka 100 subscribers na 'yung channel natin. No? So maraming salamat sa iyo, no? So kahit na 100 subscribers lang 'to, nagpapasalamat na ako. Maliit na bagay kailangan natin ipagpasalamat sa mga naniniwala, no? Maraming salamat sa inyo, no? Dahil sa inyo, gumagawa, patuloy pa rin akong gagawa ng mga video, no? And then ito nga, sa mga hindi pa member ng mga ng Team Kapids, pa-member na kayo, subscribe lang kayo sa YouTube channel natin, no? So i-click niyo lang yung subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload natin, no? And then kung nahihirapan kayong hanapin yung channel, type niyo lang Team Kapids, no? Para makita niyo yung channel natin. It's medyo mahirap kasing hanapin yung channel natin dahil sa marami tayong kapangalan. And then, Kapids, lalambing lang ako sa'yo. Baka pwede pa-follow na rin ako sa Facebook at sa Instagram, no? So, yun mga Kapids. Ano ba yung topic natin ngayon? So, gusto ko lang i-sabihin kay Senator Manny Pacquiao is sana magretiro na siya sa pag-boxing. So, may anim na dahilan ako para magretiro siya, no? So, yun. Ano ba yung anim na yun, no? So, mga Kapids, sasabihin ko na sa inyo kung ano yun. Pasok lang natin yung intro kung na natin patagalin, okay? So, maraming salamat, Kapids, sa tinapos mo yung intro, no? So, ito mga Kapids, yung topic natin sa about sa anim na dahilan kung bakit kailangan na magretiro ni Senator Pacquiao sa pag-boxing, no? So una, may listahan na ako, Kapids, para hindi na ako magkamali, no? So yung unang dahilan ko is yung marami na siyang pera, no? So yung number one, mga Kapids, alam naman natin na sa bawat panalo ni Senator Manny Pacquiao is napakalaki yung na iuwi niyang pera, no? So at the same time, ano, kilala pa yan si Manny Pacquiao na magaling sa business, no? Pareha sila, kasama niya yung asawa niya, no? So tingin ko, hindi niya na kailangan pa ng dagdag na pera, no? Tingin ko, sapat na yung pera niya para mapunan yung kailangan niya sa buhay, no? So, and then, at the same time, senator pa siya, business sweldo rin siya, no? So, sa tingin ko, yun yung dahilan. Hindi niya na kailangan ng pera na napakaraming pera dahil marami na siyang pera, di ba? So, yun. Number one ko yun, mga Kapids, no? So, yung number two is matanda na siya, Kapids. Alam naman natin na 40 years old na siya, no? So, alam, Kapids, di ba, pag tayo tumatanda, mihina na rin yung katawan natin, no? So, buti nga, naipanalo niya itong kay Kate Thurman, no? So, si Kate, bata pa siya. So, parang magta-31 na si Kate sa November. Eh, tutusin, parang sa akin, mga Kapids, no? Mihina na rin si Pacman, no? Dahil, sa mga previous na laro niya, is talagang hindi naman umabot ng 12 rounds, no? Pero ito nga, umabot ng 12 rounds si Thurman, no? So, ibig sabihin, hindi na rin ganun kalakas yung suntok ni Pacman. So, yun lang. Para sa akin, yun lang yung patingin ko, ha? Tingin ko, mihina na rin si Pacman, no? Kaya umabot ng 12 round yung kalaban niya. At yung sana, pag ano, lahat naman tayo tumatanda, di ba? So, maramdaman niya na yun, eh, no? So, yung sa mga suntok, siguro, hindi niya na lang din masabi na hindi niya na kaya. Pero, yun, sinasabi ko nga, tumatanda na siya, so kailangan niya na mag-resign, no? So, yun yung number 2. And then, yung number 3 natin, mga Kapids, is yung, wala na siyang dapat patunayan, no? So, alam mo yun, Kapids, no? 8 division yung pinasok niya, no? And then, ilan yung tinalo niyang Meksikano? Si Barrera, si Marquez, si Morales, si Marimar, tapos si Cervantes. Joke lang. Hindi ba pala yun? So, yun lang. Mga Kapids, yun nga, sabi nga nung kaibigan ko na nasa ibang bansa, no? Iba yung ginawa ni Pacman, no? Pag nalaman na Pilipino ka sa ibang bansa, sa mga Meksikano,
ang Meksikano natatakot sa malaki ng pagganang sa Pilipino pag nalaman nila na Pilipino. Kasi nga natakot sila dahil kay naging ano sa kanila, natakot sila dahil kay Pacman. No? So parang inisip nila na lahat na Pilipino ganun kalakas manuntok. So yun nga, wala na siyang kailangan patunayan mga kapids eh. Ang dami niyo nang tinalo. Ito nga si Thurman, legit to. Wala pang talo pero bukod tangin sa kanya lang nakatikim ng talo si Thurman. No? So yun nga, ang bibigat pa ng dating niyang kalaban and then 8 division yung nakuha niya. No? So ano pa? Ano pang kailangan niyang patunayan? Wala na, di ba kapids? So yun number 3 natin. No? And then 4. For mga kapids. So, mas okay na yung graceful exit, di ba? Mas okay na yung ganun. So, sana, ito, sa pagkapanalo niya nito kay Thurman, sana, mag-ano na siya, mag-retiro na siya. No? Mas okay na yun kasi, kesa naman na hindi pa siya mag-retiro sa susunod na laban niya, natalo siya. So, mas mapipilitan pa siya lumaban ulit kasi gusto niyang mabawi yung ano niya, no? Mabawi niya yung pangalan niya. Kailangan niyang bawiin yun. No? So, pag natalo ka, so magre-retiro ka, ang pangit. No? Or, pwede rin, baka hindi natin masabi na pag sa susunod na laban niya, may mangyari sa kanya, mapunta siya sa kondisyon na mapunta siya sa ospital, mas mahirap, no? So, kaya, graceful exit na lang, no? Gayahin na lang yung si Mayweather, no? Tamo, undefeated, nag-retiro, no? So, kaya nga maraming gigil na gigil kay Mayweather, kasi nga, undefeated, nag-retiro. Kaya, siguro gayahin niya na lang yun. No? So yun, yun yung number 4 natin, graceful exit. No? And then number 5, alam mo mga kapids, senator naman siya. So siguro mga kapids, mag-focus na lang siya dun sa pagiging senator niya. No? Tulungan niya na lang si Presidente Duterte na pagandahin o pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. No? So tulungan niya na lang si Presidente Duterte. So, yung ipagpatuloy niya yung mga charity event niya, meron man. So, yun, para makatulong siya sa Pilipinas. Kaysa naman, baka pag dumating sa panahon na natalo siya, hindi na siya makatulong pa. No? Yun lang, sa akin lang yun mga kapids. And then, number 5, senator siya. No? And then, number 6, yung pamilya niya. Bakit mga kapids? No? Maawa naman siya sa pamilya niya. No? Every time na may laban siya, for sure, iniisip din ng ng pamilya niya yung kalagayan niya, baka may mangyari sa kanya. Although sinasabi ng asawa niya na hindi siya kinakabahan pag naglalaro si Pacman na mananalo. Pero deep inside, syempre, meron pa rin kaba yun. No? So, paano nga kung may mangyari sa kanya? Eh, I'm sure naman siguro may insurance ka, senator. Kung wala, punta ka sa akin. Joke lang sa inyo. Yun lang yung anim na yun, no. And then kapids, alam niyo ba kung bakit nakuha ni Senator Pacman yung ano niya? Yung kung ano man meron siya ngayon. Alam niyo kung ano secret ko? Ano? Dahil yan sa asawa niya, at sa pamilya niya. Alam mo, hindi makukuha rin ni Senator Manny Pacquiao yung ganitong momentum or yung ganitong kalagay niya sa buhay. It's because dahil sa asawa niya at sa pamilya niya. So 'di ba nga sabi nga mga kapits, no? Sa behind the back ng isang successful na person o na lalaki is isang babae na nagso-support, no? So believe ako kay Jinky, no? Magaling si Jinky na sa pag-support niya kay Manny. No? I know sa business din magaling din sila. No? So sigurado hindi na maghihirap si Senator Manny. No? And then sa pamilya niya. So alam, kita-kita naman natin na every time na may laban si Pacquiao, no, sinusuportahan talaga siya ng buong pamilya. No? So yun lang maganda dun. Suportado siya ng pamilya niya. No? So yun lang kapids, dito ko na lang katapusin yung vlogs ko. No? And then yun lang kapids, ang ipapabaho ko sa inyo, sana lahat tayo kapids, gayahin natin yung pamilya ni Senator Pacman. Nagtutulungan tayo dapat. Sa lahat ng bagay, magtulungan tayo. Pero hindi naman sa pagmaling bagay, no? Huwag natin tulungan. Pero bilang isang pamilya, dapat magtutulungan tayo. Ang galing mo!
dapat iaangat natin yung isa't isa. No? Walang hilahan. Kung tumataas yung isa, samahan natin. Tulungan natin. Then kung merong mababa man sa pamilya natin, merong man naghihirap, dapat tulungan natin. No? So, ako kasi, mga kapits, kung ako yung tatanungin, kung ako yayaman, gusto ko lahat ng pag sa paligid ko, yung pamilya ko, isaangat mo. Ang ganda naman, di ba? Mas maganda yun, di ba? Kaysa naman yung yaman-yaman mo nga, tapos malalaman ng mga tao, si ganito, ano yan, ang yaman pero ganito, hindi naman niya tinutulungan. So, yun lang, no? So, yun, mga kapits, tulungan lang tayo bilang isang pamilya, no? Iangat natin ang isa't isa. So, yun, maraming salamat, kapits, at nag-stay ka, no? Sana may napulot ka, kapits, no? So, ipaalala ko lang sa mga bagong pasok dito sa channel ko, no? Subscribe na kayo. Subscribe. Click nyo lang yung subscribe button and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And then, ulit, sasabihin ko ulit, maraming salamat sa 100 subscribers, no? Dahil sa inyo na-motivate ako na gumawa ulit ng bagong video. No? So, yun, maraming salamat at nag-stay kayo, kapids. Peace out!